Sa islang ito sa Masbate, walang ziplines. Wala ring 4x4 adventure vehicles o mga ATV. Lalong walang mga bar, mga lounge o gimikan sa gabi. Ang meron, kilo-kilometrong buhangin. Malinis at magandang tanawin. Sariwang pagkain. At mga ibon. Maraming ibon. So may three main islands ang Masbate. One is Masbate Island, two, Tikau Island, which both pinuntahan na natin, and three, ang magiging final destination natin, ang Burias Island. So bakit nga ba tayo pupunta ng Burias Island? Apparently, may birdhouse doon. Hindi lang bahay ng ibon, bahay to ng tao na nandun na nakatira yung mga ibon na to. Sa amin pamilya, talagang maingay. Minsan nga po, pinunuhan namin yung alisin yan dyan. Pagbalik namin, andyan na. Ang pupuntahan natin ay ang isla ng Burias sa probinsya ng Masbate. Isa ito sa mga isla sa Pilipinas na hindi pa masyadong kilala sa turismo. Geographically, considering na we are in the northern part of the province, kaya malapit kami sa Luzon. Yung distance Pasakaw to San Pascual, thrice po yung distance. Pasakaw is only 27 nautical miles and Masbate is around 80 nautical miles. Mula Maynila, lumipad kami papuntang Naga City. Mula sa Naga Airport, bumiyahe kami ng may humigit kumulang isang oras papuntang Pasakaw Port. Meron ding ruta mula Maynila na daraan sa probinsya ng Quezon, pero hindi pa gaano kalimit ang biyahe ng bangka mula doon papuntang Burias. Mula Pasakaw, babiyahe ang bangka na humigit kumulang 2 oras bago marating ang bayan ng San Pascual, ang isa sa 2 munisipalidad sa Burias Island. Ito na nga ang magiging jump-off point para sa biyahe ito. Isa sa pinakahilig gawin ng mga biyahero sa Burias ay ang island hopping. May ilang maliliit na isla ang pwedeng puntahan. Dito, pwedeng maligo, magpiknik, o mamasyal. Sa isa sa mga islang ito kaya nating matatagpuan ang bahay ng maraming ibon? Warning lang mga biyero, halos umaabot ng 45 na minuto hanggang sa 1 oras ang layo ng mga islang ito sa isa't isa, kaya dapat habaan ang inyong pasensya. My advice, limitahan sa maximum of 2 islands per day ang puntahan para masulit ang inyong enjoyment and relaxation. Isa sa mga hindi niyo dapat palampasin ang Sombrero Island. Pinangalanan itong Sombrero Island dahil hugis itong sombrero. How did you know? So may lunch stopover dito tayo sa Sombrero Island kung saan may food set up. Para sa mga turista, pwede silang bayad ng 20 pesos entrance fee. 2,500 para sa cottage kung gusto yung mag-overnight. 700 bucks kapag day trip lang. White powdery sand. Nice calm water. Very blue, very clear. Tutom na ako? Pwedeng magpahanda ng private meal sa tabing dagat basta't makipag-ugnayan lamang sa local tourism office. At hulaan nyo ang menu. Siyempre, seafoods na kahuhuli lamang sa palibot ng isla.
Marami na tayong na-feature na seafood sa ating buhay dito sa travel show na to. Pero ito hindi ko alam eh. Well, it's a shellfish. It's a snail. Parang ganyan. Ang tawag nila dito ay leswe. At ito pinakuluan lang to. May halong konting gata yata eh. Pero dito, tinanggal na from the shell. At ito talagang niligyan na ng gata. Ah? Anyway. Alam mo, minsan lang natin magagawa to eh. Hindi lang dahil para cool effect, dahil bumabaon yung upuan ko. So, hindi cool talaga yan. Anyway, yan. Okay din dito sa Sombrero Island dahil wala masyadong tao. May tayo lang nandito, grabe. Sobrang saya. Feeling ko ako si Tom Hanks sa Castaway. Pero maraming pagkain. At walang volleyball. But anyway, bago kainin to, gusto ko lang banggitin sa inyo na pwede ka mag-volleyball. hindi pala yan, sorry. Pwede ka. Yun, yung mukhang sombrero kaya tinawag na Sombrero Island. Find sand under your feet, fresh sea breeze on your face, and delectable seafood in your belly. What more can you ask for? Konting quiet time ba ang hanap nyo? Yan. Pwede yan dito sa mahabang sandbar ng Tinalisayan Island. So mga bihero, the best time or the most appropriate time para ma-witness, ma-experience ang Tinalisayan sandbar around 8 a.m. hanggang 9 o'clock in the morning. Dahil dito low tide at pwede kayong maglakad ng kahaba-haba tapos maganda ng ganyan, wide shot na picture. Maganda yan. Pero gagawin natin ngayon, well, mag-selfie na rin tayo. Okay? Video shoot na lang tayo dito. Pasok tayo dito in between two boulders. Ha? Mag-wide shot lang ako ng konti. Mm-hmm. Okay. Lulok lang talaga ako. One of the things that you can also do is, of course, go snorkeling. Pero the best time talaga is during summer. Kasi summer, mas klaro yung tubig, hindi may ulan, tutok yung araw, para kita yung corals pati mga isda. Mga biyero, ganito ang tamang pag-signal sa iyong cameraman na magsisimula ka ng mag-dive. Kitang-kita mo kung anong klaseng species to dahil meron siyang konting abnormality. Ano siya eh? Popeye syndrome. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Bukod sa Sombrero at Tinalisayan, isa pa ang Animasola Island sa dinarayo ng mga biyahero sa Burias Island. Isa itong isla na parang mga pinagpatong-patong na pancake. Mukha rin itong tinapyas na pahina ng isang mahiwaga at higanting libro na nalaglag mula sa kalangitan. Okay. Okay, basta't maganda siya at yun na yun. Mapupuntahan ang mga islang ito ng Burias via private tour operators. Check with the local tourism office para siguradong accredited ang inyong tour operator para mas kampante kayo.
babalik at babalik ka rin. Babalik, babalik. Takwa. Di ko lang kung babanggitin ko talaga yung pangalan dahil sa Kapampangan eh, iba yung kanilang definisyon, no? Dahil yung mga kasama ko dito, mga iba at tiga Pampanga. Hindi lang pinaupong manok, pero pinaupong manok sa Mahinit Springs. Relax na relax, yung leeg patalikod. Oh, nakaika na siya ngayon. Hindi talaga natin i-feature ang manok. Titirahin natin yan mamaya. Pero meron tayong... Meron tayong dessert. Meron tayong... Mechado? Kalderetang kambing, meron tayong calamares. Meron tayong ginataang langka. Meron tayong isda na... Well, actually, this is fish steak. Pero ito talaga. Ito. Ito ang star of the show, star of the night. Ito ang takla. Isang uri ng hipon na karaniwang nahuhuli sa bakawan o mangroves. Niluluto ito na parang karaniwang hipon. Ginigisa sa bawang, luya, sibuyas, butter, asin at paminta. At saka nilalagyan ng paboritin niyong clear lime soda. Yun! Ang itsura niya, kala mo shrimp, pero hindi. Of course, kasama siya sa crustacean family. At nakukuha siya sa bakawan. Ay, nako. Ito ay inadobo. At habang niluluto ni ate yan ay talagang... Gusto mo nang ganunin si ate at pakilamin na kanyang niluluto dahil gusto mo nang kainin. Nawang tanong kung paano siya kinakain. Absolutely no idea. Sa shrimp, alam niyo naman na may styling shrimp. Alam niyo, hindi niyo pa alam yung styling shrimp. Hindi pa, hindi pa. Shrimp filleting 101. Ang ginagawa ko, yung ulo, harap sa right. Ginagamit ko ang knife. Sinispread out ko siya. Okay? Ginagamit ko yung knife, pinapasok ko dito. Tapos tinatanggal ko agad, pero wala akong knife. Gawin natin yung fork. Pinapasok ko yan dito. Sabay. Matatanggal mo na, pati yung legs. O yung pa. And then boom. Swift motion. Sarap. Sarap. Kitang-kita mo kung anong klaseng species to dahil meron siyang konting abnormality. Ano siya eh? Popeye syndrome. Yung kanyang forearm. Laki eh. Spinach. But yeah. Shrimp. In size and form. But Popeye. In arm. O kung minsan, mas malaki nga yung sipit sa katawan niya. Na, nakakain ba ito? Yun, pwede! Yun. So, pwede nyo kainin yung sipit. At least, nakakain kayo ng sipit. Hindi ko alam kung natikman nyo na yung crayfish eh. Yung crawfish. Ang crawfish kasi napakalaking ulo, dami-dami nangyayari, laki ng claw, hindi nyo makakain yun. Ang makakain nyo lang, isang maliit na peraso. Ang okay dito, tatanggalin mo lang yung ulo. Tanggalin mo yung ulo. Pwede mong sipsipin. It's a bit muddy. Eto na. Ito yung usually binibigay mo sa mga anak nyo dahil nahihirapan sila maghimay. Yep, nandiyan na yung frame of mind ko. Mga anak.
Ilang isla na ang nasilip natin, pero mukhang wala sa mga islang ito ang sinasabi nilang bahay ng mga ibon. Baka naman nasa mangroves. O kaya naman, nasa gubat. Tuduhan! Motorcycle Diaries! Kasama ang mga Tugaburias Island! Hindi natin kasama si Jay Taruk, kundi si Jay Burias! Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Ito ang takla. Matrabaho rin pala ang paghuhuli ng maliliit pero maskuladong hipo na to. Dito po tayo nakukuha ng pain. Yung maliit na alimasag tao sa amin dito. Tatalian siya and then iano natin sa may butas. Kukuha tayo ng takla. Yun na gagawin natin ngayon. Maghanap na po tayo ng butas na ng takla, yung bahay niya. Tapos ito iano natin, ipasok sa loob para pwede nang kain eh. Mano-mano at paisa-isa ang paghuli sa mga takla. Kaya umaabot ito sa 3 hanggang 5 piso kada piraso depende sa laki. Pero mukhang mailap ang mga takla ngayon. Mahirap po maghuli ngayon ng takla dahil sa dagat. Pagka medyo maliit ang dagat, nahirapan po tayo maghanap. Pagka medyo tataas na yung dagat, mag-high tide na siya, yun magpapakuha yung takla. Dadalawa lang ang nahuli namin. At ang isa, napakaliit pa. Better luck next time siguro. Buti pa ang mga to eh. Madaling huliin ang mga tamilok. Maghanap lang ng nabubulok na bakawan. Biyakin at voila! Fresh tamilok ready for the slurping. Ito yung tinatawag na tamilok. Ito po yung masarap na masarap. Masarap siya. Parang siya may na siya. Yung completo ricados, yung may bichin, parang ganun. Malinamnam. Bukod raw sa takla at tamilok, may isa pang hayop na makikita sa mga bakawan ng Burias. Kadalasan daw na makikita sila tuwing pukang liwayway. So, ano yung pupuntahan natin ngayon, madam? Pupunta po tayo, sir, dun sa mga nests po ng Tabon Bird. Tabon Bird? Dito lang po ba makikita yan? Dito po sa San Pascual, meron pa pong ibang barangays na meron din po mga Tabon Bird. Mm-hmm. Ang Tabon Bird po kasi fast runner siya. Parang sa turkey, ganyan po. Smaller, turkey? Parang smaller version po. No? Okay. Ang Tabon Bird po kasi, siya po yung nagbigay ng pangalan dun sa Tabon Cave. Opo. Yung pong, di ba dun po nakita yung mga earliest na recorded na inhabitants sa Philippines? Tabon Man? Opo, opo. Yung Tabon Man. Ay, hinuhuli ba't kinakain din niya? Ay, hindi po. Hindi po? Hindi po namin inaalaw kasi gusto po natin ma-protect sila kasi nga ganyan endangered na sila. Ang palatandaan daw ng maraming Tabon Bird sa paligid ay ang kanilang mga ginagawang hukay kung saan sila nangihitlog. Pinaniniwalaang dito rin nakuha ang kanilang pangalan dahil tinatabunan nila ang mga itlog at iniiwanan ng mga to hanggang sa mapisa. So, para silang nangihitlog ng pawikan. So, hindi sila nagagawa pa ng nest. Doon na mismo sa buhangin. Sa sand po sila. Kaya po kung gusto po natin makakita ng Tabon Bird, medyo from a distance po kasi aloof nga po siya sa ang laki pa ng grupo natin ngayon. Medyo may distansya lang po tayo. So sabi ni Kuya, isa sa mga areas kung saan nalalaman nila kung saan tinatago ng Tabon Cave or Tabon Bird yung mga itlog ay kung medyo parang pinagdigan na yung lupa at medyo malambot, which is katulad niyan. Now, ang tanong,
Kukain ba natin to? Kukain ba natin to? Gano'ng kalalim po ba yan, kuya? Minsan may bababa, minsan may malalim. Hindi na. Ay, hindi kusa na? Kusa siyang lumalabas, talabas siya kusa pag napisa siya. Pag nagiging ibon na. Talagang malalim sila magano, kukain, no? Ma, perang sarang meter, kuya? Isang meter? Kami na anong pinakahararong? Hindi, ito hindi. Matapos ang 30 minuto ng paghahanap, hindi kami nakakita ng Tabon Bird. Pero nakakita kami ng isang sariwang hukay nito na may nakatagong itlog. Ayun, ayun! Para siyang ano? Free-range eggs. Hindi siya kulay white, kulay brown. Kasing size ng itlog ng manok. Saan lumalabas? Ito yung init ng lupa. Wala. Well, medyo malamig dahil nga nasa ilalim ng lupa, which is, what now? 3 feet? Sa munisipalidad ng San Pascual, sa Burias Island, Masbate, mabagal ang takbo ng buhay. Mapapansin ito tuwing umaga kung kailan unti-unting gumigisin ang tahimik na paligid. Dahan-dahan nagkakabuhay ang mga kalsada kung saan tila mga tricycle at habal-habal lamang ang namamasada. Dito po sa San Pascual, simple dito ang pamumuhay. Lalo na noong una na konti pa lang dito ang mamamayan, lahat magkakilala, para magkakapatid. Actually, ang taga San Pascual dito, mga mababait din, mga hospitable. Pag may bisita dito, ini-entertain nila. Saka kung anong mga matulungin din mga tayo dito sa San Pascual. Pero sa gabi, habang nagtatakip silim, unti-unting umiingay ang isang bahay. Napupuno ng huni ng libo-libong mga ibon na kung tawagin ay balon sa sayaw. Tuduhan sa susunod na linggo, Motorcycle Diaries. Kasama ang mga tugod Burias Island. Hindi natin kasama si Jay Taruk, kundi si Jay Burias. Mga biyahero, akalain nyo, yung birdhouse na pupuntahan pala natin, guys, balin sa sayaw pala yung mga ibon. Okay. So, inaanap natin yung birdhouse. Birdhouse. Mga cheating. May lisensya na ba kayo pa? Bago mag-drive? Wala pa. Ah, wala pa. Okay. Hindi, naghahanap ako ng ano eh. Sinasabi nilang birdhouse. Yung bahay na may ibon nakatira. Doon po sa taas. Ito na yun. Ito na yun. Ano ba klaseng ibon yun? Okay, salamat. Naglolo ko lang naman kami. Hindi naman talaga ito sobrang. Hindi naman talaga documentary talaga. Alam ko naman talaga eh. I mean, gusto lang namin ng konting drama. Good job, guys. Study well. Pasok na lang tayo dito kasi meron naman nag-aantay na sa atin. Dahil syempre, meron talaga naman kaming contact. Hindi naman talaga ito parang adventure na. Anyway. No. So yun, narinig na nga natin yung tunog ng ibon. Dahil nadali na ako ng pupo ng ibon, tatanggalin ko ng aking jacket. Tay, kumusta po? Oo, buti naman. Ito po ba yung bahay niyo? Opo. At nabalitaan namin na sa bahay niyo meron po bang may marami pong mga ibon? Ibon ng balin sa sayaw po. Ayun, balin sa sayaw. As in talagang gumawa kayo ng sariling kwarto nila para lang dito sila tumira? Dalawa lang sila yung ginagawa ito. Dalawa po? Mm.
1993. Dalawa lang po sila? Dalawa lang. At ngayon, ilan na po sila? Nasa 80,000 na. Bakit po naging 80,000? Siguro, nagbiyaya siya o nanganak parang sila. Parang, tropa, tropa, meron dito bahay. Ginawa ni, ano, tito, ganyan. Maganda rito. Sa bahay ng pamilya Espares, kasosyo raw nila sa libu-libong mga balinsasayaw o Swift. Taong 1993 daw nang magsimulang magpugad ang mga ito sa kanilang bahay hanggat sa umabot na sa humigit kumulang 80,000 ang mga ibon ngayon. Ito mas po para sa loob para kasi may amoy eh. May amoy po. Sige po, sir. So, paano bang suot? Ganyan po. Ganyan, pagyan po. Ganyan po. Okay. Baba, sa ilong. Baba. Sa ilong. Yeah. Tapos kailangan po ng sombrero. Kasi baka maiputang ko sa daan nila. Actually, kanina nga, pag-akit ko pala, meron na akong naramdaman. Kala ko, ano eh, ambon, yung pala. Ipot yun na. Ipot. So, tayo, samahin niyo po ako sa loob. Yan na lang at pang... Yung anak niyo po, nandito sa loob. Kanina po po nandito sa loob. Anak ng... Tuloy po. Ay, so, siya po yung magdadala sa akin sa baba. O, sige po. Ang dami dito, ano, bird. Noong una ay sinubukan nilang bugawin ang mga ibon, pero nang kalaunan, napagpasyahan nilang hayaan na lamang ang mga to. Bilang kapalit, kumita ang mga Espares sa turismo sa pagkolekta ng dumi ng mga ibon na ginagawang pataba at sa pagkolekta ng mga pugad ng ibon na siyang main ingredient sa bird's nest soup. Wow! Amoy na amoy! Ano yung naamoy ko, bro? Ano yung naamoy ko? Yun na po yung ano, pinakang ano niya, scent ng droppings niya. Ayan po, yun yung mga droppings niya na nalinis na namin. Ayan, ayan po, ito siya yung mga tunog ng ibon. So, okay, mga biyero, ang nakikita natin ngayon, nandito tayo ngayon sa isang kwarto ng isang bahay kung saan marami kayong nakikitang balinsasayaw at nakikita nyo yung kanilang mga pugad. Opo. Andun po sa likod nyo ang marami. Dito ba? Hapo. Yan po yung pinakamarami. Ayan. Ayan po. Baba lang po ng kaunti kasi andyan. Bakit mo ginagawa yan? Kasi yan po ang sinyalis ko na andito kami sa baba. At naririnig na lang nila yan pag may bisita po kami. So ano yan? Tinaturin nyo ba silang pets? Ay, pwede rin po. Or pinagkakitaan nyo po ba ito? Ano? Ano po, bukod po doon, kaya sila dumami ng ganito kasi ano po kasi kami, nature loving kami. Sa ano lang nga po, ang droppings nila, ginagamit naming abono sa lupa. Kasi, fertilizer? Opo, kasi organic po kami. Tapos, yung pinakampugad nila po, yung saliva nila, yun na po ang ginagawang soup. Ito yung nest na kinakain? Opo. Yung ano po, yung saliva niya po. So, mula doon sa nest na nakikita natin ngayon sa bingo, tinatanggal niya? Opo. Limbawa, ito po. Oh. Dati po, nung una, tinatanggal to lahat. Yan. Okay. Ngayon, kasi tourism po kami, at ayaw naming maubos kahit may bisitang dumarating, nakakapag-serve pa rin kami, ito lang po tinatanggal, yung pinakabibig. Parte lang ka? Opo, parte lang po. Ayan. Ayan po yan. Kasama to? Hindi, patanggal natin yan. At ito din yung kinakain natin? Yes, opo. At napakamahal? Opo, medyo. Medyo? Medyo mahal po. Magkano ba yan kada kilo? Paano ba yung bentahan nyo? Ay, dati po kasi, ano kami, per kilo po. Per kilo kami, pag linis na po, umabot po yan ng nasa 14,000 sa amin po. Dito na po yan, kukunin na. 14,000 kada kilo? Kilo po, po. Ngayon po, hindi na kami nagbibinta ng ganito, ng ganyan, for tourism purposes na lang po. Nagluluto na lang po kami. Bawat may pumupunta. Personal consumption na lang, hindi naman pang ano lang, pang bisita lang po. Pang bisita lang.
Oh, kaya dito po sila nakakasigurado kasi habang nililinisan namin, nandiyan sila, niluluto namin, kita nila, may nilalagay talaga kami. Pwede bang hawakin yan? Pwede po. Sanay na po sila sa mga bisita. Ayun. Napakaliit po niyan. May mga iba silog po ba o... Ito yung maliit yan. Gising po sila, gising po yan. Hindi, maliit yan eh. So, bata pa. Yan po ang 80,000 pieces yan. May nagtatanong nga sa amin nung una kung paano namin nabilang. Sabi ko sa kanya, simulan natin magbilang ngayon kuya. Sabi niya, ilang araw kaya kami matatapos. Nag-base po kami sa nest. Almost nasa 40,000 po ang nest. Eh, dalawa yung mag-asawa, kaya eh, nasa 80,000 po. Apo. Ay, pupo! Pupo! Okay, pero alam mo, medyo gutsy move yung ginagawa ko ngayon dahil naka-white t-shirt lang ako. In fairness, pinupuan ako sa kamay. Talagang by pair sila, no? By pair po sila. Nakakatuwa. At ito yung pinakaunang, ano po, nest. Yun yung pinakaunang nest. May leader ba sila? Ganyan, wala naman. Hindi ko naman po namin alam kung ano. Pati dito mismo sa pintuan, meron yung mga bird nest eh. So, ang tanong. Ano ang lasa ng fried balin sa sayaw? Sorry, hindi pala. Sorry. Ah, yung nest. Yung soup. Susunod, tikman natin ang bird's nest soup. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Ang munisipalidad ng San Pascual sa Burias Island, Masbate ay isang bayan na tila na pag-iwanan na ng panahon o frozen in time, ika nga. Sa isang panahon na malaya pang nakakagalang mga hayop sa paligid, kung saan nakalilipad ang mga lawin sa malinis na himpapawid. Ito na siguro ang resulta ng simple at malinis na pamumuhay ng mga taga rito. Malapit sila at mapang-aruga sa kalikasan. Katunayan, ilan sa kanilang tourist attractions ang nagtuturo ng kahalagaan ng pagtatanim ng mga punong kahoy at pag-aalaga sa mga hayop. Maging sa dagat, pinangangalagaan nila ang likas na yaman. Likas na yaman na pinukukunan naman nila ng kanilang kabuhayan, tulad ng mga likhang gawa sa anahaw. Ang cocoa sugar. Natural na pampatamis gawa mula sa sariwang tuba ng buko o cocoa nectar. Itong cocoa sugar ang siya namang ginagawang pampatamis sa iba't ibang kakanin gaya ng nilupak na sabah. Na siya naman pinagsasaluhan ng mga taga rito, pati na rin ng mga bisitang dumarayo. Ang ganda ng kalikasan sa Burias Island na rin siguro ang dahilan
kung bakit namugad ang mga balin sa sayaw sa bahay ng mga Espares, na naging yaman na rin ang kanilang pamilya. Huwag na natin galawin yan, pera pala yan. Hanggang sa lumaki na ang bahay, diyan na kami kumuha-kuha ng panggastos. O sa aming pamilya, talagang maingay. Pero dahil sa pamahal na din sila sa amin, kaya tinitiis na lang namin yung amoy sa yung ingay nila. Kasi yung ipot nila, fertilizer na bibili din, pera din yon. Yung Korean National nga pong bumisita dito minsan, sabi niya, bibili niya yung bahay after 5 years po. Kasi siguro nakita niya na yung potential na pwedeng mangyayari ngayon. Nasa 5 million yata po yung ano niya, parang offer niya. So after 5 years nga po, bumalik siya, eh maraming na po at meron na rin nagsasabi sa amin na meron nga pong magandang potential dyan. Baka yung kasi yung market value ng nest niya, medyo mahal na din. O kaya hindi na namin itinuloy. So, lilinisin natin ngayon. Opo. Gamit po, tweezer lang. Tweezers. May itutubing. Opo. Lagi ng gatas. Ay, hindi na. Lagyan po natin ng kaunting tubig na ano. So, paano yung nalaman na mula sa 2 ibon, nadami, naisip niya na, sige, dito na sila tumira. Kasi po noong una, trinay namin alisin. Kasi nga po... Ganon! Opo, kasi yung ano na yon, yung place na yon, bali CR po nila yon. Kasi igawa po yung kwarto nila maliit. Oh. Eh, araw-araw kaming nagpapaalis, eh araw-araw mo bumabalik. Sa tingin niyo, bakit sila bumabalik? Ano yung meron doon sa kwarto na yon? Kasi po yung ano, yung alam namin sa ibon, tukol sa ibon na yan, nakatira po yan sa mga cave. Mm. Eh, gawa yung ilalim ay ano, malamig tapos madilim. Kasi nga, sure, mga ibang bahay naman dito. Meron po. Meron po. Pero bakit sa inyo yung napadpad ng mga marami? Kasi po yung ano, yung itong balik sa sayo nang nalaman ng mga tao dito na pwede mapapagkita nito, pinapasok yung mga kuweba. Mm. Eh, since yung bahay namin matagal itong na ano, natapos, kaya po walang tao, na tumira sila. Kaya dumami po sila, dumami. Hindi naman namin sila ano, pinapatay, kaya... Now, ang gusto ko rin malaman na hindi ko pala naiintindihan. Ano bang meron dito sa laway ng ibon ng balin sa sayaw na nagiging napakamahal? Eh, ha? Ano bang meron dyan? Eh, ano po eh. Wala naman po talagang ano, study tungkol na ito kung ano talaga po ang ano, ito, nutrient value, pero... May lasa ba yan? Oo, meron po. Pero may mga ano po, may lumalabas na mga pag-aaral na aprodisiac po siya. Uy. Alam lang, sir. Alam lang. Wala, pare. Yan yung galing sa bibig nila. Matagal po ang paglilinis nito. Kaya pala mahal. Labor. 1 kilo po nito nilinis namin isang linggo. Isang linggo? Oh, ito na po yung malinis na po. Itsura niya. Magkala na yan? Pag ano, 14,000 po per kilo. Pero malinis na po ito. Ganito na po ang tsura nun. Ah, syempre, ano eh, solid na yan eh. Opo. Oo. Oh. Gano'ng kabigat ba to? Pwede ko bang... Well, magyan lang po yun. Gano'n lang. 30 grams? Parang ano lang eh. Makapuno. Yun. Parang ano, sago. Parang ganun. Parang, oh, medyo gelatin yung kanyang ano eh. Tapos po, pag nahanginan yan, didikit na po yun sa kamay. Pag? Pag nahanginan po. Eh, huwag na natin maganti. Sa ngayon, hindi na raw nagtitinda ng bird's nest ng pamilya Espares. Ipinagluluto na lamang nila ng bird's nest soup ang mga turistang bumibisita sa kanilang bahay. So, sabihin na natin. Restaurant tong bahay na to. At niluto mo to. Sa tingin mo, magkano ang soup na to? Ano po namin yan? Is 1,000 po. 1,000 ito? Pwede po siya, ano, pang-apat na tao na po. So, depende sa kain. Depende sa kain.
₱250 kada tao. Teka mo. Oo naman. Actually, alam mo, ilang beses na ako nakatikin ng Nido Soup. Ah, okay. Alam ko rin naman yung texture niya, pero gusto ko rin malaman eh. Kasi wala naman talagang texture, mga bihero. I mean, wala naman talagang lasa, yung distinct taste ng Nido Soup or yung laway ng Balinsasayaw. Pero, di ko rin maintindihan kung bakit sobra siyang... I mean, it's a very expensive delicacy. Sarap pagluto mo, bro, ha? Texture niya crunchy. Parang lumang gulaman. Pero sa tamang pagluto, alam mo, parang ano lang yan eh. Ang minsan iniisip mo, ang pupo ng pusa, nagiging kape. Ang laway ng ibon, nagiging napakamahal na sopas. Anong iisipin nila next? Ano? Sawang-sawa ka na ba? Hindi na makakain si kuya eh. Pwede na mag-fight to. Wala rin masyadong mapaglilibangan ng mga bihero at turistang bisita dito. Maliban sa magmasid sa kagandahang likas, payak, at hindi pa masyadong komersyalisado, tumikim ng mga sariwang pagkain, lumang hap ng malinis na hangin. Marahil, natagpuan na nga ng mga ibong Balinsasayaw ang kanilang perpektong tahanan sa isang ito. Bagay na hinahanap din ng marami sa atin. Oh! Goodness gracious! Sifu, I want to have a kid. There's nothing like telling your friends and telling your family. Alam nyo, inakyat ko yung Big Buddha sa Hong Kong. Now, in a step 10, a lot.